Pwede ba nating i-connect itong mga pinaglumaang router tulad nitong Globe Modem router sa ating main router para magkaroon din ito ng internet? Ang sagot ay oo. Pwede nating i-connect itong mga pinaglumaang router tulad itong Globe Modem router na meron ako para magkaroon din ito ng internet. At ang tawag sa setup na gagawin natin ay ang access point. At ang lumang router na ito or ang access point na ito ay ilalagay natin sa ibang parte ng bahay na hindi na maabot ng ating main router. Para ma-connect natin itong ating lumang router doon sa ating main router, kailangan natin gumamit ng network cable or LAN cable. Madali lang naman itong gawin, tara simulan na natin. Isindi muna natin itong ating lumang Globe router. And then, kailangan natin itong i-reset. Kailangan natin itong i-reset para maibalik sa dating configuration itong ating lumang Globe router. Paano ba natin ito i-reset? Dito sa likod ng ating lumang Globe router, meron tayong makikita ditong reset button. So para ma-reset ito, kailangan natin itong pindutin ng pin. So kumuha tayo ng pantusok para tusukin ang reset button. So pindutin lang natin ito ng mga 10 to 15 seconds para ma-reset yung ating router. So after ma-reset ng ating router, hintayin lang natin mag-restart itong ating lumang router. Ayan, ang susunod na gagawin natin ay kailangan natin itong i-configure. Since wala tayong computer na available, i-configure natin ito gamit ang cellphone. Napakadali lang nitong gawin. So ang gagawin natin ngayon ay kailangan natin i-connect itong ating cellphone doon sa Globe Modem router. So ito yung wifi name ng ating router. So i-connect lang natin yan. Ngayon, dahil nireset natin siya, babalik sa default yung kanyang wifi password. So kung sakaling hindi nyo alam yung default wifi password ng inyong Globe Modem router, makikita nyo ito doon sa likod mismo ng modem or ng router. Ayan, so pag na-type na natin yung password, pinutin lang natin yung connect. At hintayin lang natin makakonect itong ating cellphone doon sa wifi ng Globe router. Ayan, since wala pa itong internet, pindutin natin yung connect only this time. Ayan, so connected na tayo doon sa ating Globe router. Ngayon, ang susunod na gagawin natin ay kailangan natin itong i-configure. So kailangan nating pasukin yung configuration ng ating Globe router. So paano yung gawin? So magbukas tayo ng web browser. And then, i-type natin dito yung IP address or yung default gateway ng ating Globe router. So makikita din natin yung IP address nito doon sa likod mismo ng ating modem. So ang default gateway ng mga gitong router ay 192.168.254.254. And then, go. Ayan, so nabuksan na natin yung interface ng ating Globe router. So para ma-configure natin ito, kailangan natin i-type yung username at saka password nito. So makikita din natin yung username at saka password nito doon din mismo sa likod ng Globe router. So ang default username nito ay user. And then yung password ay makikita doon sa likod ng router. Ayan, so na-open na natin yung interface ng ating Globe router. So papansin nyo, wala itong SIM dahil tinanggal ko na dahil nga luma na at hindi na nagagamit. Ngayon, pindutin natin itong go to home. Ayan, so ang una natin gagawin dito sa ating Globe router ay palitan muna natin yung wifi name at saka wifi password para hindi na tayo mahirapang palitan ito mamaya. So pindutin natin itong wifi settings. Ayan, so palitan muna natin yung wifi name or yung SSID. So yung SSID dyan, yan yung wifi name. So palitan lang natin ito. Palitan natin ng gusto nating wifi name. So halimbawa, papalitan ko ito ng gusto kong wifi name. Ayan, after natin mapalitan yung wifi name, palitan na rin natin yung wifi password. And then, pag napalitan na natin, pindutin natin yung apply. Ayan, so nung pinindut natin yung apply, syempre, nag-take effect na yung bagong wifi name tsaka bagong wifi password. So, madidisconnect na yung ating cellphone dahil nakakonnect ito doon sa lumang wifi name. So, ang gagawin natin ngayon ay kailangan nating i-connect itong ating cellphone doon sa bagong wifi name na ginawa natin. So, pumunta tayo doon sa wifi and then i-connect lang natin itong cellphone doon sa bagong wifi name. So, ito, i-connect ko na itong cellphone ko dito sa bagong wifi name, yung AP1 wifi. And then, type na rin natin yung bagong password na nilagay natin. Ayan, so connected na tayo doon sa router. So, again, wala pa rin itong internet dahil hindi pa natin ito nakukonnect sa main router. So, ngayon, ang susunod na gagawin natin, after natin mapalitan ng wifi name tsaka wifi password, ay pumunta ulit tayo doon sa configuration ng router. Kasi meron pa tayong isang i-configure para matapos natin ang pag-setup at maging access point na itong lumang Globe router natin. Okay, ngayon, balik na tayo ulit doon sa web browser at pasukin ulit natin yung configuration ng ating router. Ayan, so refresh lang natin ito. So mag-login ulit tayo dahil na-disconnect tayo kanina. So i-type lang natin ulit yung username at saka yung default password.
And so nakapasok na tayo sa configuration ng ating router. So this time pumunta naman tayo sa advanced. And then pumunta tayo sa DHCP. Dito sa DHCP configuration, kailangan nating i-disable yung DHCP. Bakit? Kasi hindi na itong si Globe Router ang magbibigay ng IP address doon sa mga devices na kukonect sa kanya, kundi yung main router. So kailangan nating itong i-disable. Okay, after that, pinutin natin itong apply. Ayun, so yun na yung huling configuration na gagawin natin dito sa ating Globe Router. Ayan, after natin ma-configure itong ating lumang Globe Router, ilagay na natin ito sa parte ng ating bahay na kung saan mahina ang Wi-Fi connection. At i-connect na natin ito sa main router gamit ang network cable. Mula sa main router, i-connect natin ito doon sa LAN port. And then dito naman sa ating lumang Globe modem router or access point, ilagay natin ito sa kahit anong LAN port. Ibig sabihin, LAN to LAN yung ating connection. Ayan, so connected ng ating lumang router doon sa ating main router. Subukan na natin i-connect yung ating cellphone at i-check natin kung meron na ba itong internet. Ayan, so subukan na natin i-connect itong ating cellphone doon sa ating Globe router or doon sa ating access point. So i-connect na natin ito doon sa kanyang Wi-Fi. Ayan, so kung mapapansin natin ay connected na ito at meron na itong internet. So subukan natin yung kanyang internet connection. Mag-speed test tayo. Ayan, so meron ng internet connection itong ating cellphone dahil nakakonect ito doon sa ating lumang Globe modem router na ginawa nating access point. At itong access point na ito ay connected doon sa ating main router na siya namang nagbibigay ng internet. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito.